ano po, malamig. Malamig, no? Isang maulang umaga po sa ating lahat. So, sa ating paninimula, tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na kami ay magkakasama. Maraming salamat, Panginoon, despite the bad weather that we're experiencing now. Nandito po kami sa session hall upang itaas ang iyong pangalan at purihan ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na kahit umuulan, kami po ay ligtas, malayo po sa sakuna, at magkakasama at nagpupuri sa iyong pangalan. Panginoon, we commit to you this day until we go home later. Kayo po sana ang manguna sa amin, sa iyong anak na magdadala ng mensahe at mag-close ng aming camp theme. Nawa, Panginoon, ay maunawaan po namin ito maigi, maintindihan po namin at may apply po namin ito sa aming mga buhay. Panginoon, kayo po ang manguna sa amin. This we ask in Jesus' name. Amen. So sa mga announcement po, again, sinasabi ko po kanina, hanggang 11:30 po ang lunch break natin. Kasi po meron pong isang group na kasabay natin today na madami para po hindi tayo magkasama sa session, sa mess hall. 11:30 po yung schedule natin. Before going to the mess hall, meron po tayong picture taking, no? Dito po sa harap. Mabilisan lang po 'yon para mabilisin tayo maka-transfer. And then ang checkout po natin is 1 p.m. So make sure po na ready na po yung mga gamit natin by that time para po tayo ay makasakay sa bus na makapagligpit at makauwi po ng sa Marikina after the camp. So far, yun lang po muna, no? And then syempre, by next week, we go back to Marikina for our usual service, worship service at 9 a.m. Okay po. Ngayon po, tinatawagan po natin ang music team for our praise and worship. Alright, thank you, EJ. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagpunta sa harap. Kung meron po tayo mga requests kay God, prayers, concerns na gusto po natin idulong sa ating Panginoon, malaya po tayong makapunta sa harap. Pangungunahan po tayo ni Pastor Ribo sa ating panalangin. Thank you, Boss Mandy. Awitin po natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Kung ako'y magtatapat sa Kanya, po ay merong nais ilapit sa harapan, please come at sama-sama po tayong manalangin. Ipanalangin po natin ang atin pong paglalakbay pabalik sa Manila. Ipanalangin po natin ang atin pong kaligtasan, ang ating kalakasan, kalusugan. Ipanalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay na iniwanan natin sa Marikina na binabagyo din. Ipanalangin po natin, mga kapatid, na siya ang masaganang magkaloob sa pangangailangan ng lahat. Everybody po, let's bow our head to the Lord in prayer. Panginoon, sa umagang ito kami po ay narito upang mag-offer
ng panalangin para sa bawat isa. Salamat po, Ama, sapagkat kami po ay nandito sa loob ng session hall. We are safe, we are dry, we are okay. But Father, so many of our people and so many of our relatives are out there. And God, we want to pray for them, Lord God. Please keep us all safe in your mighty hands. Tulungan mo po, Panginoon, na aming mga mahal sa buhay na naiwan sa Manila at kami po na maglalakbay mamaya ay maging safe. Sa gitna ng malakas na hangin, sa gitna ng malakas na ulan, sa gitna ng maaring hanapin naming baha at anumang mga tumumbang mga puno, Panginoon, we entrust every one of us to you. Yung amin pong mga driver, yung amin pong mga sasakyan, yung amin pong bus, yung amin pong Panginoon mga bata, lahat ay mga senior, Father God, we place every one of us in your mighty hands. And God, we know that you promise you will keep us safe. And Father, we thank you, Father, that your promises never fail. Ngayong umaga, dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang amin pong huling service, ang amin pong Sunday service, na ito, Panginoon, ay maging mabiyaya, maging source of encouragement and inspiration. You let your Holy Spirit move in our midst. You let your Holy Spirit move in our hearts, Father, so that our soul will be blessed more than we ever expected. Father, dalangin po namin naman na ang pagpapala mo sa aming church ay patuloy na dumaloy ng sagana. Especially, Father God, na kami magsasettle ng bills. Alam namin, Panginoon, na tinugon mo na ang lahat ng aming pangangailangan. We have nothing to worry. God is more than enough. And Father, we know na lahat ng ginamit mo, Ama, upang mag-contribute, Panginoon, para po sa lahat ng aming mga gastusin, you will bless them 100-fold. You will return the blessings. You will return the favor to them in ways that they cannot imagine. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na ang bawat isang narito, Panginoon, na mayroong dinaramdam sa kanilang katawan, may mga sakit, Panginoon, mga kapatid namin naman na may mga pangangailangan, mga kapatid namin na may mabigat na kalooban at mayroong problema sa kanilang mga puso, Ama, itinataas namin sa iyo ngayong umaga sapagkat ikaw ang Diyos ang nagsabi, lumapit kayo sa akin, kayo na napapagal at nabibigatan at kayo ay aking pagpapahingahin. Dalangin po namin naman na lahat po ng aming naranasan hindi lamang magbigay ng joy and good memory sa aming lahat of this camp this year, but also, Father God, lahat ng aming pong mga natutunan, lahat po namin mga lesson ay Panginoon patuloy na maging inspiration and motivation and strength namin, Panginoon, to finish, run the race, to run and win and finish very well. So God, we thank you so much for your love. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all. Right. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagdadala ng ating mga ikapu at buwan ng pangako sa harapan habang tayo po ay nakakarinig ng tugtugin from the music team. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat. Yan. Praise the Lord. To update you po sa weather condition, tayo po ay nasa ilalim ng signal number 2. And ang bagyo po ay bagyong Aghon. Yeah. At ito po ay ang direksyon niya ay northwest.
siya po ay tumatakbo ng 10. Nawala na, yan. Siya po ay tumatakbo ng 10 kilometers an hour. So, ini-imagine po natin that by the time we reach 3 o'clock, eh, medyo mahina na ang ulan. Kasi tumatakbo naman yung bagyo. So, kasi po right now, ay talagang cats and dogs ang ulan. At kanina nga po ay nakita natin nagtumbahan ng mga puno. But you see, the peaceful feeling I have is, kamukha po ngayon, nasa loob tayo, we're at peace, we're dry, we're safe, and outside, everything is falling. So, ang feeling ko po, Panginoon, that's how I feel. If you are in the hands of God, whatever is happening outside, you never lose your peace in your heart. Amen? You never lose your confidence that God is here to take care of me. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang atin pong mensahe this morning ay atin pong kukuhanin sa aklat po ng 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, ang atin pong title, Ma'am Joyce, ay pinamagatan po natin Pursuing a Life of Witness to Christ. Yan. Pursuing a Life of Witness to Christ. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo 1 Peter chapter 4, beginning with verse 7 to verse 11 from Tagalog version. Ito po, sundan niyo po ako, nasa screen po yung English. Verse 7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo ay makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat. Ang kapakinabangan ng lahat. Ang ng bagay, lakas na kaloob ng Diyos sa lahat ng bagay ay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen at amen. Mga kapatid, there is a difference between the act of witnessing and the life of witness. Magkaiba po yan. Pursuing a life of witness to Christ is not just one act today, another act tomorrow. It becomes a lifestyle. Sabi niyo po, lifestyle. Ang kailangan pong magbago sa atin, mga kapatid, ay lifestyle. Dapat ang ating lifestyle serve as a witness to Christ. Kagabi po, nagsisharing kami ang sabi ni Brother Perry sa apat na binigit ni Chairman na mahalagang pillars ng ating buhay Kristiyano. Sharing, medyo dun siya hindi masyadong consistent dun sa witnessing. And I think many of you can say na oo nga, parang ako ganun din. Pagdating sa witnessing, hindi ako masyadong consistent. Sa prayer, I'm consistent. Sa study of the Word of God, I'm consistent. Sa pag-attend ng mga fellowship, I am consistent. Pero sabi ni Brother Perry, doon sa witnessing, medyo hindi ako masyadong consistent. Now, let me tell you something. Witnessing happens when you share the Word of God to someone else. Sometimes there are opportunities. Sometimes there are not. Nakakatuwa nga yung senior sa amin ni Chairman nung isang gabi. Nakapag ikaw daw ay nasa sales, especially insurance sales, dapat merong kang prospect every day. Tama, Chairman? Dapat merong kang prospect na 100 people every day. So nakalista sa'yo yung mga prospect mo 100.
dapat sa 100 na yon, makontak mo 50. 50! Kukontakin mo, oh, kumusta na? In fact, ang wife ko, meron siyang kasamahan pa, chairman na doktora din. Nagbebenta ng Pro-Life UK. In fact, nabentahan na nga kami lahat. Ako naka-Pro-Life UK, si Mami naka-Pro-Life UK, yung kanyang kapatid naka-Pro-Life UK, isa, yung isa pa din, pati yung pinsan niyang doktora, lahat kami na, na-recruit na. Ang sabi po nung doktora sa derma, doon nga kami nagpaganoon, cuterize. Baka gusto mo, sister, yung anak mo nasa Ateneo, eh, kuhanan mo na din ang insurance. Talagang ano siya? Very aggressive. Pati yung asawa niya, nagpo-Pro-Life UK na din. Bagamat ang kanyang business ay nasa security agency. So nagtatrabaho siya, nagde-derma siya, nag-insurance siya. At siya ay nasa million dollar siya. Nakaano po, mga kapatid, naka-program sa kanila na sila ay merong kokontakin. Sabi ni Chairman, dapat out of 100, out of 50 makontak mo, out of 10 makausap mo, out of 10 dapat meron ka isa. So bawat isang araw, isa. That is very challenging para sa marami sa atin. That's very challenging. But let me tell you something. Sa paglilingkod sa Panginoon at pag-share sa Panginoon, you go with the flow of the Holy Spirit. You go with the flow of the Holy Spirit. You pray, God, give me the opportunity to share my faith. And when God opens the door, you share your story. Hindi po mahirap mag-share, mga kapatid, sapagkat ang isa-share mo ay story, my story. Sabi niyo po, my story. Your story is your testimony. Paano ka bang nakakilala sa Diyos? In fact, kung babasahin niyo yung Book of Acts, how many times si Apostle Paul binabalik-balikan niya kung paano niyang nakilala si Lord on the road to Damascus. Yun ang kanyang lagi nang sineshare, how the Lord met me. Kung meron kayong kausap sa trabaho, meron kayong kausap sa opisina, meron kayong kaibigan na merong problema, naguguluhan ng isip, all you have to do is share your story. Maaaring hindi mo masyadong kabisado yung gospel presentation. Si chairman niya eh, sabi niya ako, isa lang ang aking gospel presentation. Isa lang. Yun lang talagang core gospel presentation ko. Yung kung merong Bible at merong ballpen. Yun lang. O, alam niyo ba yung presentation ni chairman na Bible saka ballpen? Ako, nakalimutan yun na. Sabi niya, ito ay buhay na walang hanggan. Ito, ballpen. Mas magaling kung siya ang magpe-present. Ito si Jesus Christ. Pag nilagay ko yung ballpen doon sa Bible at ibinigay ko sa iyo yung Bible, ano meron ka? Si Jesus Christ. Pero meron ka rin ano? Buhay na walang hanggan. Kasi yung buhay na walang hanggan na kay Kristo, hindi ka pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan pag wala si Kristo sa buhay mo. Very simple, simple presentation, mga kapatid. Of course, I know some of you medyo mahiyain, magsalita. Some of you medyo parang hindi confident. But when God opens the opportunity, all you do is share your story. Hindi ka po magkakamali kapag ang isa-share mo story mo, sapagkat iyon ang testimony ng buhay mo kung papaanong ako'y wala kay Kristo at ako'y nakakilala kay Kristo at ito ang ginawa ni Kristo sa aking buhay. That is an act of witnessing. At ay tinawag, and you shall be my witnesses. Hindi niya sinabing, you will be my model na para bang nagpa-fashion show, napagandahan, napagalingan. No. Tinawag tayo hindi magsumama sa pagandahan at pagalingan, tinawag tayo upang maging mga saksi. And we know, pag sinabing saksi, wala pong ibang sinasabi ang saksi kundi yung kanyang nakita, yung kanyang narinig. Elizabeth,
Nung gabi ng Mayo 22, nasaan ka? Your Honor, ako po ay nasa Marikina. Nung oras ng alas 5, Elizabeth, ano ang ginagawa mo? Ako po ay nagluluto, Your Honor. Nung oras na alas 6, ano ang narinig mo sa kapitbahay? Your Honor, may narinig po akong sumisigaw. Saklolo, saklolo! O ano ginawa mo, Elizabeth? Tumakbo po ako, Your Honor, at tinawag ko po yung asawa kong si Perry. O anong ginawa ni Perry? Ang sabi niya, Elizabeth, dito ka, matulog na lang tayo. Yan ang sinabi sa akin. You see, mga kapatid, all you have to do is share what you experience, what you heard, what you see. But that is just what we call the act of witnessing. Ang atin pong focus ngayong umaga ay hindi lamang po yung act of witnessing, but pursuing a life of witness to Christ. Ano po ibig sabihin nun? Ibig po sabihin, mga kapatid, hindi lamang yung ginagawa mo from time to time, kundi the way you live. Sabihin niyo po sa katabi niyo, the way you live. Yan po ang mas challenging kasi po yan 24/7. Yung wala ka sa church, yung wala ka sa opisina, yung wala ka sa school, yun ang yung lifestyle. Now, kapag po yan ang ating ginawang goal, ito po ang ating gabay sa Bible. Basahin po natin. Hindi po ako magpapakatagal at baka po tayo abutin ng lunch. Ang lunch po natin ay 11:30. Verse 7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang inyong pag-iisip. So, sa atin daw pong pamumuhay in these last days, iba po ang panahon ngayon talaga, Chairman, challenging, very challenging, anywhere in the world. In fact, kausap ko po si Pastor Eli Jolanda nung siya po nagsalita dyan sa Marikina several months ago. Sabi ko sa kanya, Pastor, kumusta na po ang TICC? Ang sabi niya sa akin, Pastor, talagang ano na, huling panahon na. Huling panahon na. Yun ang sagot niya. Talagang last days na, huling panahon na. Sapagkat makikita mo daw yung parang natetests ang pananampalataya ng mga tao. Marami daw mga tao, parang hindi na nila naipapamuhay yung kanilang pananampalataya. Naaakit, naaagaw, na tatangay ng sanlibutan. Kaya sabi niya, nangangaunti ang maraming simbahan. So, ibig niya siguro sabihin nun, pati ang TICC at the bridge, ay nangangaunti din. Ibig po sabihin, mga kapatid, talagang matira matibay. Ngayon po, sa panahong ito, matira matibay. Sapagkat marami po ay nahahatak ng sanlibutan. Marami po ay natutukso ng mga bagay ng sanlibutan. Matira ang matibay. Mabuti nga po sa atin sa Good Neighbor, ay maraming matibay. Sabihin niyo po, maraming matibay. Oh, kita niyo naman, kahit bumabagyo, doon po ako humahanga. Kanina po, nakatingin po ako sa labas ng bintana. Tinitingnan ko kung sino unang lalabas. Kasi pupunta sa church. Ako po nakabihis na. Ako nga po naka-necktie pa eh. Sabi ng misis ko, mukhang masado kang formal. Tinanggal ko na nga. Kasi po syempre church. Para sa akin church eh. Kaya po ako eh naka-necktie. Tinanggal ko, nakatingin ako, sino kaya unang lalabas? Pa, nakita ko lumalabas si Ate Hirang. Lumalabas si Ate Hirang. Kung si Ate Hirang na 86 years old, eh handang sumuong sa malakas na hangin at malakas na ulan, eh sino po tayo para po mag-excuse na wag na kayo magsimba maulan? Di po ba? Tingin ko po, matibay tayong lahat kasi tayong lahat nandito ngayong umaga. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating mga sarili. Praise the Lord. Glory to God. Kailangan po matibay tayo. Matibay tayo, mapagtimpi tayo, matiisin tayo, malinaw ang ating isip upang tayo makapanalangin. Verse 8, higit sa lahat, magmahalan tayo ng tapat. At po, feel na feel ko po yan sa Good Neighbor Christian Fellowship. Di po ba? Sino po sa inyo ang feel na feel natin ang
pagmamahalan at pagmamalasakitan sa Good Neighbor Christian Fellowship. Tayo pong lahat. Abe, nagulat nga po kami kagabi sapagkat makita mo natin, normally po ang ating mga donor eh si Chairman, si Mrs. Santos, si Sig, si Mandy, si Aaron, yan. Misa si Doktora. Oh. Ba bigla na lang bumunot si Bernadette? 5,000. Aba, 6 now. Oh, grabe, nagulat kami lahat ah. Thank you, Bernadette. Thank you, Niles. Talagang share the blessing. Sabi niya, share the blessing at nakita ng lahat kung paano sila na-bless ng kapatiran. Tuwan-tuwa si Kalidja talaga naman. Tuwan-tuwa Sister Jojo talaga naman. Si Perry tuwan-tuwa. Si Perry, hindi pala. Si Elizabeth tuwan-tuwa din. Oh, saka si Irish. Oh, di ba no? Praise the Lord. Sabi nung anak ko, kasi nanalo din ako eh. Sabi ko, raffle. Sabi nung anak ko, bakit mo pa pinaraffle? Binigay mo na lang sana sa akin. Oh. Yun po mga kapatid ay sharing the blessing. Natutuwa naman ako sa Good Neighbor at marami po sa atin ay napaka generous, maluwag sa loob. Wala pong maramot sa atin eh, di po ba? Tingnan nyo yung katabi nyo kung maramot. Wala pong maramot sa atin. Oh, kasi ang chairman natin, hindi man maramot. Oh, wala. Minsan, nasa leader yan eh. Pag leader, maramot. Mga miyembro, maramot din. Wala naman pong maramot sa atin. Share the blessings. Yun po eh, witnessing na yon. Pag nalaman ng mga kapitbahay ng sanlibutan, ayayang good neighbor, talagang hindi ka pababayaan siya. Ano man ang problema ng pamilya mo, kaya namatayan ka, kaya may sakit ka, may problema ka, asahan mo yan, good neighbor, di ka pababayaan. That is a witness. Kilala ang good neighbor sa pagiging caring sa kanyang mga miyembro. Sabi pa dyan, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin nyo ng hindi mabigat sa loob. Sabihin, generous, hospitable. Again, makikita po natin yan sa lahat ng ating mga miyembro. Kami po ni Chairman na nakakadalaw na sa bahay ng marami sa inyo. Marami po sa inyo na dalaw na namin ng bahay eh. We know how generous you are. Verse 10, at bilang mga mabubuting katiwala, tayo po yung mga katiwala, huwag niyo pong kakalimutan yun, tayo yung katiwala, stewards. Binigyan tayo ng iba't ibang mga kaloob. Katiwala sa atin. Bakit ba ipinagkatiwala sa inyo yan? Naitanong niyo po ba yun? Sister Dory, bakit ba pinagkatiwala sa inyo yan? Ministry ng pagluluto. Oh. EJ, bakit ba ipinagkatiwala sa iyo yan? Ministry of Music. Sapagkat alam ng Diyos na ikaw ay mayroong dedication, mayroong kang commitment, rain or shine. Marami po kasi talented pero hindi available. Hindi ginagamit, puro talent, walang hindi naman available. Aani ng Diyos yung marami talent, hindi naman available. Pero for many of us, you were given the talents and God has given you the power to make yourself available. Kaya po sa church natin, talaga po naman makikita ninyo na masisipag ang mga miyembro. Ginagamit nila ang kanilang iba't ibang mga kaloob. O yung mga nangangaral ay dapat daw patuloy na mangaral. Yung mga naglilingkod, patuloy lang kayong maglingkod. Yan. At gamitin nyo lahat ng mga kaloob na ipinagkaloob sa inyo para sa kapurihan ng Panginoon. Let me just give you briefly, ito pong tinatawag nating shape. Pakilagay nga natin yan sa screen. I'm gonna close with this. Talaga namang nagngangalit ang ulan sa labas. Oh, grabe, ngayon lang po tayo nakaranas ng ganyan sa campsite na sobrang lakas ng ulan at hangin. Pero wala kang ma-feel sa loob ng simbahan, no? Wala kang ma-feel. In fact, kanina po nakatingin akong ganun. Ang sabi ng Biblia,
You will see it, but it will not affect you. Praise the Lord. We are safe in the mighty hands of God. Shape. Serve God using your shape. Lahat po tayo may shape eh. At yan po ang ating gagamitin sa ating paglilingkod sa Diyos. Babalik po tayo sa Manila at tayo po'y mag-e-explore kung paano nating ipapagamit sa Panginoon ang ating mga buhay. Ako po right now is 57 years old. 57 years old. Wala po akong naging karir sa buhay ko kundi Bible Word of God. Pagkatapos ko pong mag-graduate ng high school, ako po ay pumasok ng Bible College. And from then to the present, ito lang po ang naging karir ng buhay ko. Walang iba. Naging educator po ako sa tulong ni Mrs. Santos, pero dito pa rin nakasentro sa Bible, Word of God. Let me tell you, I am committing my life to becoming a witness until the day I die. Ang mga heroes ko po, si Sister Piling. Yan, heroes ko yan. Hindi po yan, sabi nga ni Sister Piling, Pastor, hanggat ako'y malakas, lagi ako nasa camp. Hanggat malakas yan, di yan mawawala sa gawain. Yun po ang aking desire, na yung ako'y kamukha ni Ate Hirang, na ako'y kamukha ni Ate Piling, na ako'y kamukha ni Sister, ni Brad Ka Junior. Si Ka Junior ho'y madalang na humakbang eh. Pero nasa camp. Buti lang, binigyan kayo ng manugang na umaalalay. Gusto ko po yung makita na pag tumanda ako ng ganon, eh, ako'y nasa church. Wala po akong ibang desire kundi ganon. Magtandaan na tayo sa church. Dito na po tayo matanda lahat sa church. Pero huwag naman natin kalimutan yung mga kabataan at baka dumating ang panahon, lahat tayo matanda. Walang bata. Ganun daw po mga church sa Australia. Puro matatanda. Oh. Kalahati ng kongregasyon, puro matanda. Eh pag nangamatay lahat ng matanda, sino na maiiwan sa church? Tinan nyo po yung katabi nyo. Oh. Pag nangawala lahat yan, sino maiiwan? Sa good neighbor, maraming maiiwan. Oh, si Miguel, si Mateo, si Micah. Ang dami kaya natin bata dito. Si mga anak ni Ella. Oh, mga anak ni... Ang dami apo dito eh. Kaya lang, huwag natin kaligtaang what? I-disciple. I-disciple. Kasi maglalaho lahat yan pag hindi po natin na-disciple. Kaya gamitin natin yung shape. Ano po ba yung shape? Number one, spiritual gifts. Lahat daw po tayo meron yan. Okay, mga kapatid? Lahat tayo meron yan. Spiritual gift. Ano po ba yan? Gift of serving, gift of preaching, gift of teaching, gift of leadership. Marami po yan. Yang gift na yan. So, unwrap your spiritual gift. Marami po sa atin, binigyan ng gift, pero hindi ninyo binubuksan. Meron ba kayong ganong regalo na tinanggap nyo ng Pasko? Hanggang ngayon, hindi nyo pa nabubuksan? Meron ba tayong ganon? Dumating yung Lazada nyo, package, hanggang ngayon, hindi nyo pa nabubuksan. Di ba meron ganon? Naku, si Eliza, napakagaling mag-order. Sunod-sunod. Sunod-sunod. Hindi pa nga nabubuksan, meron na naman. Ganon din po mga kapatid, yung ating mga spiritual gift, hindi nyo man binubuksan, hindi nyo man ginagamit, hindi nyo man ini-employ. Unwrap your spiritual gift. Use it. Number two, heart. Lahat po tayo may heart. That represent your passion. Your passion. Ano passion nyo? Magluto. Ayan. Yan ang passion nyo. Yan ang inyong kaloob. Ano passion nyo? Kumanta. Yan. Yan ang inyong kaloob. Ano passion nyo? Magturo. Yan. Mga kapatid, kaya ka binigyan ng Panginoon ng passion para yun na maging focus ng iyong ministeryo. Kasi yun ang passion mo. Next,
abilities. Apply your abilities. Yung pong spiritual gift, spiritual yun. Yun ay bigay ng Holy Spirit. Yun po. Hindi kayo makakaroon ng spiritual gift pag hindi kayo born again. Sapagkat born again, receive the Holy Spirit. And when you receive the Holy Spirit, you receive the gift. Yung ability, you are born with your ability. So yung mag-basketball, oh, ability yun. Pwede nyo daw gamitin yung inyong ability sa, yun po ay mga alert. Alert sa mga iPhone, alert po yun na rainfall warning. Yan, yan yun. Gamitin nyo daw yung mga abilities nyo. Number four, use your personality. Lahat po tayo may personality, attractive personality. Yung personality nyo nakaka-attract. Gamitin nyo yan. Yan. Use your personality. Kami po ni Chairman, magkaiba kami ng personality. We use our... Hindi naman po kailangan mukha-mukha tayo para pareho na. Different people, different personality. But whatever is your personality, use it to the service of God. Tingnan niyo po yung ating mga MC. Napansin niyo ba? Ibang mag-MC si Brother Boy Cruz. Ibang mag-MC si Aaron. Ibang mag-MC si Romeo. Iba-iba sila ng personality. Lahat po sila magagaling mag-MC. Pero iba-iba ng personality nila. Natutuwa lang ako kay Aaron mag-MC. Talagang, dignified, pati pag-MC niya. Yan. Sambeda kaya yan. Si Romeo, talagang teacher na teacher pag nag-MC. Pero isa lang nakita kong nagaya mo kay Chairman. Isa lang. Yung nakataas ang paa sa pulpito. Sabi ko, nagaya mo na akin, Chairman. Chairman, pag nakataas yung isa sa pulpito, ganun eh. Ikaw din, ganun, nakataas na rin isang paa mo sa pulpito. Yan. Personality. Gamitin niyo yung inyong pleasing, attractive personality for the kingdom of God. Ang magagaling, ako natutuwa kay Riza. Ralph. Si Risa has a very pleasant personality. Pag siya, nakagabi, nakita niyo ba? Very pleasant. Si Pauline, very pleasant personality. Si Joyce, very pleasant person. Pag ganyan ang mga girls sa simbahan, ha, kung ako'y binata, ang dami sigurong binata dyan. Kasi ang very pleasant personality sila. Pero kung kayo lahat ay masusungit, nakakasimangot, abe, sino sisimba sa atin? Kaya dapat ang gagawin yung MC, ang gagawin yung mga usher yan, yung mga malakas, magandang umiti. Sila Riza, sila Pauline, yan. Kasi magaganda silang umiti. Meron silang pleasant personality. Use your personality. Yung mga tumatayo, dapat mag-pleasing personality para very attractive sa mata ng mga taong naghahanap ng Panginoon. And of course, experiences. Experiences. Isa po sa mga na-appreciate ko kay Chairman. Hindi po ako nagsasawang makinig kay Chairman. We've been together now for 30 years. Hindi ko naman po siya binobola. Wala naman kaming mutual bulahan na parang itataas ko siya, itataas niya. No, wala po kaming ganun. Natutuwa ako sa kanya kasi marami akong natututunan sa kanya when it comes to experience. Yung karanasan niya mula nung siya ay tumanggap sa Panginoon at 13 years of age, yung karanasan niya nung siya ay nagtatrabaho pa sa drug company, hindi po illegal drugs, ha? Nagtatrabaho siya sa insurance. Kung paanong inuna niya ang Panginoon, kung paanong lahat ng mga kasamahan niya. Sabi nga ni Aaron, alam mo dad, nagtataka lang ako, bakit yung mga close friends mo ang yayaman, ikaw hindi? Yan yung art, yung mga Tony, ang yayaman doon, mga multi-millionaire. Ang yayaman, mga ninong lahat ni Aaron. Bakit yun nagsiyaman lahat, bakit ikaw hindi? Yan tanong niya. Pero ang tawag nung lahat ng yon kay Chairman, Don Armando. Mayayaman sila, pero ang tawag nila kay Chairman, Don Armando. Siya ang Don. Ganun po kalakas ang influence ni Chairman dun sa mga yun. Kasi alam nila si Chairman, matuwid.
Kasi yung mga yun, inaaya siya sa hindi matuwid. Minsan, inaaya siya. Pasensya na, pare, hindi ako makakasama dyan. Kasi binubulungan siya ni Miss Santos, huwag ka sasama doon, ha? Huwag ka sasama doon. Oh, kasi may mga ganun eh. Haayain siya sa embassy ng US. Ikaw interviewin, pero iba yung nakalagay doon. 5,000 bawat isa. Sabi ni ma'am, huwag ka sasama dyan, ha? Kaya sabi niya nga kanina, iba talaga yung may takot ka na sa Diyos, may takot ka pa sa asawa, hindi ka magkakamali. Oh, kaya mahalaga yung experience, mga kapatid. Lahat tayo meron yan. Upang tayo ay maging what? Life of witness. Ayoko na pong ituloy pa at magse-sex 11:30 na. So, palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you all. Ngayon po ay nasa, well, tumayo po tayo lahat at bigkasin po natin ang ating commitment verse. After po nito, ang prayer and benediction ni Pastor Ribo, and then last song. Maging kulugulog daw ang mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin, o Panginoon, na aking malaking bato at aking manlubos. Tayo pong lahat ay magkukunang ulo, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat sinamahan mo kami sa buong camp na ito, Ama. Marami kaming mga new experiences here. Naranasan namin itong bagyo. Naranasan namin, Panginoon, itong mga ganitong sitwasyon. But you are always faithful. Nais lang namin ikumit sa iyo, Panginoon, yung mga kapatid namin na mayroong burning desire na magpabaptize. We will schedule that, Panginoon, when we go back to Marikina. And we know, Father, that is the right thing to do. You help us do what is right in your eyes. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na kaming lahat ay maging matibay at matatag sa aming pananampalataya at patuloy kami maglingkod. And once again, Panginoon, dalangin po namin ang safe travel ng bawat isa. Every one of us will be safe in your hands. We give you the honor and the glory and the praise. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, tayo natin magsabi ng Amen. Amen. Amen.